Kanina pa mainit ang tingin sa akin. Crush mo ba ako? Hello everyone! Captain Barbie po. Hindi pa ako nakakapag-shave. Naandito ako ngayon sa Diwa. Sa Hanging Bridge particularly. Christmas break kasi today, kaya nakagala ako ngayon. Actually, hinatid ko yung tatay ko saka mag-anak niya. Kasi iniwan ko na lang mababalikan ko maya-maya. Dahil wala akong maisip na mapuntahan, nagtatakot sa Hanging Bridge. At gaya ng dati, syempre na-amaze ako sa suspension bridge na to. Saka sa pagbabago ng paligid. Maganda. Dito ako dinala ng motor ko, ng aking jowang motor. Wala kasi akong jowa, kaya yung motor yung aking jowa for 8 years. Para makarating dito sa Hanging Bridge, makikita mo yung barangay hall doon sa labas ng Diwa Pilar Bataan. Tapat doon may kanto, papasok ka lang. Tapos diretso lang, matatanaw mo tong magandang Hanging Bridge. Meron kang makikita ditong suspension bridge. Sana suspension bridge nga ang tawag doon. Sa kabila naman ay komunidad. Tapos sa right side niya, yung mini park. Yung super cute na mini park. Ayan, mula sa aking motor, pupunta tayo doon sa maliit na komunidad sa kabila. Tatawid tayo ng Hanging Bridge. Nakasulat, bawal alugin ng tulay. Sana sumunod ang tao, pero hindi. Marami pa rin matigas ang ulo. Andito na tayo sa parang middlemost part ng bridge. Medyo malikot siya sa mga ilohin siguro. Hindi preferred na tumawid dito. Pero pag sanay ka na, parang wala na rin. Mula dito sa gitna, ito yung matatanaw mo. Ayan, nasa dulo na ako ng Hanging Bridge. Iyan yung tinawid natin. May mga nakasabay akong tumatawid. Ngayon naman, puntahan natin yung maliit na komunidad dito sa kabila ng tulay. Siguro kaya nakalagay doon ano, huwag aalugin yung tulay kasi nga, syempre baka masira siya. At pag nasira, kaawa-awa naman tong mga nasa kabila ng tulay. Mahihirapan na silang tumawid. Masarap tumira dito, mapayapa. Malayo sa mga chismosang kapitbahay. Ayan, may mangilan-ngilan na kabahayan dito. Layo-layo sila. Ang ganda rin dito sa kabilang side ng bridge. Ang tahimik niya, ang payapa. Kung gusto mo hanapin ang sarili mo, kasi niligaw mo yung sarili mo, best place pumunta dito. Saka hindi siya matao, kasi nga kukunti lang yung mga kabahayan. Ayan, yung mga kabahayan. Ang ganda, tunog pa lang ng tubig, ang sarap na pakinggan. Ito yung dulong bahagi ng kalsada. Pero nakita ko sila kuya, sila manong sumampad pa dito sa taas. Sa madaling salita, sa taas baka meron pang komunidad o diretso pa sa kaliwa. Tapos meron ditong maliit na hagdanan para sa sino mang gustong bumaba sa ilog. Nagpunta sila manong eh. Ibig sabihin meron pa ditong komunidad.
Ang ganda dito, promise. Pag ganito, parang napakasimple at napakapayapa ng buhay. Meron na siyang parang gate, baka at may nakalagay na private property. Sabihin natin pwedeng pasukin. Ito naman yung view pag pabalik ka na doon sa Tulay. Diba ang ganda? Kanina pa mainit ang tingin sa akin. Crush mo ba ako? Yan, pabalik tayo sa kabila. Nag-face mask ako kasi may mga tao kanina para safe tayong lahat. Ngayon naman, pupunta tayo dun sa mini park sa left side pag galing ka dito sa Kabayanan. Ayan, kung makikita dyan, tinawid ko yung kabila. Meron namang hagdanan yan. Tapos makakapunta ka dito sa mini park. Yung mini park na to ay labor of love ng dalawang mag-asawa. Yun ang pagkakaalam ko kasi na-interview ko yung babaeng nagbabantay dito sa park. Tapos, kapagod ako. Sinabi nila, silang dalawang mag-asawa ang nagawa nito. Kaya sana yung mga pupunta dito, i-value nyo naman yung mga bagay na pinaghirapan nila. Yan, as you can see, pinapaganda pa nila lalo. Ito ano, talagang handmade, tama ba? Lahat ay gawang kamay lang nilang mag-asawa. Pagpunta mo rito, ano mo matatanaw yan, tindahan yan. Kaso dahil nga sama ng panahon kagabi siguro, kaya nagsara silang mag-asawa. Sayang nga ano ba, para makakausap ko sana siya, ma-interview sana natin. Kaso wala sila dito ngayon eh. Kung pupunta kayo dito, nasa dito yung store ni ate, tangkilikin nyo naman yung mga tinitinda niya para kahit papaano motivated siya na magpatuloy kasi alam nilang may tumatangkilik. Ayan. Ito yung mga nipahat cottages na ginawa nila. Nakikita nyo naman kung gaano kapayak ng mga materyales. Kaya kung meron kayong mga bamboo sa bahay, o kaliman meron kayong bagay na makakontribute sa dalawang mag-asawang ito, dahil napaganda naman nila tong lugar, dahil dati napakamasuka lang nito, baka naman pwedeng mag-donate kayo o tayo kung meron man. O diba? Meron ditong 3 cottages. Papunta na tayo sa second cottage. Ito naman yung cute na bangkuan. Siguro ang problem na lang dito ay walang lugaran para sa basura para ma-segregate yung mga tinatapon ng mga tao. Diba? Ang cute. Ito yung cottage number 2. Ito naman ang kanilang mini garden. Diba? Ito yung cottage number 3, ginagawa pa lang nila. Taray, meron pang diwa irrigation. Tapos meron pa silang ginagawang cottage sa taas. Ayan. Ayun, gaya nga nang sabi ko sa inyo, siguro ang kulang dito ay mga basurahan para masegregate ang mga taong pupunta dito yung dumi nila. Pero ganun pa man pag napunta ka dito, tapos makita mo sa ate, walis siya ng walis. Kasi gusto niya siguro mapanatili itong pinaghirapan nila kung napakasimple nito. Ma-appreciate mo kung gaanong puso ang binigay nila para magawa itong mga cottages saka malinis itong paligid. Kaya sana yung mga tao pupunta at maisip nila na huwag iwanan yung kalat kasi nga inayos nga ito nila ate, nilinis nila yung masukal ng lugar, pinaganda nila. Kaya sana ganun din yung mindset ng mga pupunta rito. Ayan, napakalino, may paalala sila sa ating lahat. Sana huwag tayong makalimot na sundin ito at alalahanin yung pinaghirapan ng dalawang mag-asawa. Pagpupunta din kayo dito, magdala din kayo ng mga extra crackers kasi meron mga stray dogs, nanghihingi sila, lumalapit sila sa mga tao. Kaya para makatulong din sa kanila, bigyan natin sila ng mga crackers. Aside from relaxing, pwede kayo mag-swimming syempre dito sa ganda ng Hanging Bridge. Napakasarap mag-relax dito habang pinapakinggan mo yung agos ng daloy ng tubig. Kagaya nga lang sabi ko, kung
meron kayong mga bamboo sa bahay o mga bagay na hindi nyo naman ginagamit sa palagay nyo, makakatulong kalaate, pagod ako, pwede kayong mag-share sa kanila. Okay, saka dalawin nyo ito. Sa pagdalaw nyo sana, please lang, kung nagawa nila atin na linisin ito, sana yung responsibility natin na alagaan ay huwag natin kakalimutan. O paano? Goodbye everyone!